Hello guys, katatapos ko lang sa kusina. Grabing pawis upa, daig pa nagzumba. Init yung sa kusina, eh, kasi yero siya. So ngayon, galing kami na malingki kasi ni Elias, tapos ako sa trabaho ko, nagmasa ng harina, nagready ng pagkain para mamaya sa mga bata sa dinner. Grabe. Yaw-yaw tayo. With matching, laki na mangga, oh. Dito sa Pakistan, maraming klaseng mangga. May matamis, may maasim, may sakto lang. So, yung binili ko is maasim. Kasi bawal ako sa matamis. So, ang topic natin for today's video is about sa asawa ko. Maraming nagsabi ang daang bait ng asawa ko. Yes, mabait. Sobra. Walang ano yung asawa ko, walang libog. Saya pa. Mabait sobra. Kasi, sabi pa nga ng kapatid niya, 30 years sila nagsama ng asawa niya or pinsan na asawa niya yung pinsan nila. Diba yung asawa ni Elias is first cousin? Sa akin, hindi ata sila nabaitan sa akin kasi inutusan ko si Elias sa mga trabahong bahay. Yung mga paghugas ng plato. Bawal sa kanila yan. Hindi sila nabaitan sa akin. Bad example ata ako sa kanila. Bad example, at least ako bumubuhay sa mga anak namin, di ba? Ako gumagawa ng way. Bakit yung pagmamalaki nila, pinsan nila? Anong nagawa sa pamilya, di ba? Hindi man sila proud sa akin na ako ang naging asawa ng kapatid nila. At least, sa anak ko nagiging proud sila sa mga anak ko. Pero hindi sa akin. Sa mga anak ko lang. Kain muna tayo. Hindi naman naasim masyado. May tamis din naman. Sabi ng nagtitinda, bakit ang hindi maasim mo binibili? Ikaw lang bumibili ng hindi maasim. Ito yung hindi nabibili namin kasi maasim, hindi matamis. Sabi ko may diabetic ako eh. Sabi niya, kaya pala. Kahit hinog na siya, hinog na, hindi siya katamisan. Speaking sa asawa ko ngayon, mga sisi, so, sinya na sobrang init talaga dito sa Pakistan. Si Elias ngayon, yung health ni Elias ngayon is hindi na talaga maganda. Andyan yung araw-araw sumasama ang timpla ng tiyan niya. Andyan yung araw-araw sumasakit yung ulo niya. Unlike before, ngayon talaga iba na. Kapag tumatanda talaga ang tao, tapos may sakit. Papa? Dagan na. Tapos Elias kasi is very very chain smoker yan si Elias. I think 40 years yun siya nagting chain smoker. Nagbidya ako sa labas! Kaya? Asa na kutiyo ra ilon manis asa ko asa ni bonita ona si jaya hinta
kabila, ilagay mo doon. Tapos yon. Ano na talaga yung parang minsan sumasakit yung tiyan niya, minsan nag-LBM siya. Pero okay naman yung ano, minsan basta masama ang timpla ng ano ni Elias Caro ngayon, yung pangangatawan niya. Sa nagsabi na ano, sobrang bait ni Elias. Just, mabait talaga si Elias, wala akong masabi, lalo na sa mga anak ko. Spoiled talaga lahat yung mga anak ko sa kanya. Ako yung disciplinarian kasi isang boses ko lang, takot na sa akin yung mga anak ko. Pero sa papa nila, sigaw-sigawan nila yung papa nila. Wala lang sa papa nila. Oy, ganda-ganda. Dirty, ha? Pasaway talaga yung Sammy. Sammy, ah! Oh! Kantayan mo ito. At ja. At to. Hugas ka na. Kantayan. Japar, kakaitigan na magtulo-tulo dito. Sa labas. Ako guys, nakikisama ako kay Elias sa ngayon. Lalo't mahirap talaga yung kalagayan niya. Hindi naman sa mahirap si Elias talaga, wala talagang trabaho yan. As in, dito sa bahay, tulog, ganyan lang sa akin. Minsan, pinapatulong ko maghugas ng plato, ganyan, ganun lang talaga. Si Elias, more on tulog siya ngayon. Kasi parang I feel, nakikita ko sa kanya na parang yung ano niya, yung heart niya, yung kalooban niya talaga may tama yan. Kasi sa paninigarilyo niya, sabi niya, 14 pa siya nagsisigarilyo, 14 years old. Ilang taon na siya ngayon, magsi-60 na siya. Tapos yun, sabi ko, sinisingil ka na ngayon ang katawan mo, dating inaabuso mo. So yun, si Elias is, sabihin mong mabait, yes, napakabait. Pero hanggang doon lang level na mabait, ha. Pero pag sabihin mong, trabaho para sa pamilya, hindi na kaya ni Elias yun ngayon. Dati nagda-drive siya yung ano, yung may magpapahatid pa sa bayan kasi may car yung kapatid niya, yung babae na sa Hong Kong, yun dala niya. Dati may pasahero, ngayon wala na talaga, as in, kasi lahat dito may mga sasakyan na, nag-abroad na yung mga tao. Parang si Elias nga lang hindi nag-abroad eh. Nag-abroad man siya dati sa Pilipinas, nag-Hong Kong siya, I think buwan lang siya sa Hong Kong, tapos pumunta, dinala siya sa Pilipinas, tapos nag-meet kami, yun, nag-asawa, nagka-anak, tapos yun, nagka-bless ng tatlong anak. Alam kasi nila yung mga kapatid ni Elias, matatandang kapatid ni Elias, alam nila yung kakayahan ng kapatid nila, kaya pinabalik nila dito sa Pakistan na parang binibibibibi nila si Elias hanggang ngayon. Kaya pag sabihin ko na mag-away kaming dalawa, maghiwalay na tayo, i-divorce mo ako, ganyan, ayoko na dito, ayoko na, gusto ko na umuwi, bukas na bukas din. Tapos sabihin, okay, go! If that is your problem, ganun siya kabait. Ganun siya kabait, okay, go! You can go, even tomorrow, even now. Tapos aasa rin ka talaga niya, wala siyang pakialam kasi sabihin niya, you can go, why? I don't care. Sabihin, pag nag-away na talaga kami, sabihin niya, you can go. Anything you want to go, even tomorrow, even now. Why? I will die if you are not here. If we are separate, you will die. Sabi niya, pag maghiwalay daw kami, mamatay ba daw siya? Hindi daw, kasi marami daw siyang kapatid na buhay sa kanya. Yes, totoo yun. Dati, wala pa akong YouTube, hindi pa ako makaprovide sa aking pamilya dito at saka sa Pilipinas. Binibigyan pa yan si Elias ng pangbili ng damit niya, pangbili ng slippers, sapatos. Yun, kahit sa pagkain, sinisilip yan si Elias ng mga kapatid niya. Anong pinapakain mo sa ano, sa kapatid namin, ganito, ganyan. So, ganun si Elias kalab sa mga kapatid niya until now, na matanda na siya. Para bang spoiled brat siya masyado sa kanyang nanay. Ngayon, wala na yung nanay niya, mga kapatid naman niya, na laging andyan, laging tumatawag sa kanya, kumusta, ganito, ganyan, kumusta mga bata, ganyan. So,
mag-ano naman din sa akin, kumusta, asawa mo, mumusirok sana, ganyan, ganun din sa akin, magsihilulin naman, pero, ang iba talaga yung sa ating mga kapatid tayo, mga Pilipino, mga Pinoy, kaysa kanila na, talagang si Elias is spoiled brat talaga siya, na kapatid, talagang, every minute sinisilip, anong kinakain, ganyan, talagang hindi siya natatakot na mawala ako, or maghiwalay man kami, kasi, andyan yung marami niyang kapatid, magbibigay sa kanya ng pagkain, on the time, on the spot, kapag kainan na, oo, on the time, talagang, puntahan ka lang dito sa kwarto mo, bigyan ka ng plato, ganyan. Yun lang, ganun. Ganun ang naranasan yung buhay talaga. Sa mga kapatid niya at sa, siguro sa una niyang asawa, ganun siya ka-care. Unlike me na talaga nakita nila na hindi ako ganun ka-care sa pag-care nila, sa kapatid nila, o sa dati niyang asawa. So, ganun ako. Sabi ko sa kanya, may pagkain dyan, kumain ka. Bakit gusto mo susubuan pa kita? Kasi dati sa kanya, spoiled talaga sa asawa niya kasi kahit tubig, iabot pa sa kamay niya. Ganon siya ka-spoiled. So, noong bago pa kami, ganyan, nakakount niya yan sa akin. Ganito, wala kang care sa akin. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Iko-compare niya ako sa una at saka sa ngayon. Sabi ko, magkaiba kami. Hindi ako Pakistani, Pilipino ako. Kung kakain ka, man dyan na may pagkain ang gusto mo subuan kita. So, ganun. So, ngayon, nasanay na sa akin na lifestyle ko na ganyan talagang ganun akong asawa. Hindi naman siguro ako as thin animalistic na pagkaasawa, no? Siguro may love ako, pero hindi ganun sa kanilang love, na traditional love sa kanila na as in ibigay sa'yo ang baso sa kapag iinom ka. Kapag kakain ka, nandito lang sa harapan mo. Oh, andyan na, kakain ka na. Kahit mga pamangkin, uncle, andito na kakain. Get to mo na, wala ako dito sa Pakistan. 7 months ako sa Pinas. Ganun ang buhay niya. Nakikita ko sa video call namin, hinatira ng pagkain dito sa room niya. Ganun lang. Makakahawak lang sila ng plato kapag kakain sila. Pero, kapag ano, kahit may asawas na ganun ang buhay eh. Pero, pag sa akin, ang roles ko, hindi ganun. Sabi ko, matuto kang tumulong sa akin. Kasi same tayo, wala tayong mga trabaho. We serve our own self, sabi ko sa kanya. Kapag ayaw mo sa patakaran ko, di boy, bakit pa natin patagalin? Maghiwalay na lang tayo, di ba? O ganun. Ganun ang patakaran ko sa kanya. Kaya, nagsisink in na sa kanya ngayon, katagalan namin pagsasama, 19 years of living together, and then I'm praying na talagang habaan pa yung pasensya ko kasi as in naman talaga ako ang nagdadala sa aming pamilya since before. Ako yung naghahanap buhay siya sa mga bata, nagbabantay. So, yun lang ang dinadasal ko na mabait ang asawa ko, hindi lasinggiro, walang bisyo, pero yun lang, kasi magkaiba kami ng way of na pinagkalakihan. Ako, laki ako sa hirap. Talagang pinanganap ako na mahirap. And then after 7 taon pa lang ako, iniwan na kami ng papa namin na sumasalangit na ngayon. Until 40 years na ako, 37 ako, namatay yung papa ko. 3 years na namatay yung papa ko. 7 years pa lang ako, iniwan na kami. So, hindi ako nagtanim ng isip na pag nahihirapan ka sa buhay. Kasi yung papa ko parang ang mama ko is mahirap, laking hirap. Yung papa ko is laking yaman. Kumbaga, nakakaangat sila sa buhay. So, hindi ko inihalin tulad na ako galing sa hirap, kailangan mag-ambition ka ng ganun kataas. Hindi, ano lang, yung katulad sa asawa ko, kung nag-ambition man ako ng mag-asawa ng foreigner, yes, na-catch up ko yun, nag-asawa ko ng foreigner. Pero, nagkamali ako, hindi mayaman. Ang inakala ko kasi dati, foreigner, mayaman lahat. Hindi pala, kasi ako, lumuwas ako ng probinsya papuntang Manila, so, yun talaga ang iniisip ko dati na pag foreigner is mayaman sa ibang bansa. So which is hindi naman talaga totoo. Yun. Ang iniisip ko is kabaliktaran. So na karma ako kasi yun ang pananaw ko sa buhay. So hindi pala ganun kadali. Ang experience ko is
sobra talaga yung nag-e-start kami magtinda, binigyan kami ng tindahan na andyan yung magkumpra ka sa Baclaran, magkumpra ka sa Quiapo, sa Divisoria, na iniwan ako ni Elias one time, umuwi siya dito sa Pakistan, nagbakasyon. Mayroong plastic sa ulo ko, may malaking plastic sa left and right na hands ko, tapos buntis pa ako. Pinagtitinginan ako ng tao. Sabi ko, okay, alam, babae, one, laki ng chan, tapos left and right, mayroon pa sa ulo plastic. Yun ang pinaka-hard ko na experience, na unforgettable moment na buntis ka, tapos left and right, tapos hindi alam ng mga tao na foreigner ang asawa mo. Grabe, diba? Grabe ang paghihirap talaga sa buhay na talagang maka-ano ka lang, dahil sa pamilya, dahil sa anak, magkakaanak ka, talagang ilalaban mo. Hindi ko inano yung pinanggalingan ko, na wala akong papa, na mahirap. Talagang lumalaban ako. Same sa kung paano ako lumaki, ganun din ngayon sa pag-aasawa ko, nakikipaglaban ako hanggang ngayon sa kahirapan. Hindi man masyadong pumunta sa tugatog ng tagumpay, pero ano lang, level up lang na medyo sakto lang ang buhay, na makakakain ka. So andyan ako sa point na hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin. Umaakyat pa rin ang umaakyat. So, still, nakaka-provide pa rin ng pagkain para sa pamilya. So, ang kinatatakutan ko lang is yung baka hindi na ako makabili ng mga gamot namin ni Elias. Paano na? Siguro, doon na siguro titigil ang buhay namin. Kasi sa maintenance ko lang, sa insulin, sa mga vitamins namin, nakakabili pa ako ngayon. Full vitamins, pati kay Elias, pati sa mga maintenance. Sa maintenance namin ni Elias, monthly namin is 20,000. Gamot lang yan ha, Pakistan. Complete talaga yan ang gamot si Elias, pati vitamins, puso, sa mga ano dyan, ang dami niyang pampatae, ang daming pampaano-ano, basta ang dami, ganun din sa akin, insulin, mga gamot, basta ang dami, daming gamot. And then, siguro, pinaka-sad moment ko siguro, weakness moment ko yung hindi na ako makakabili ng maintenance namin. So yun na, ano na yung buhay talaga, yung babagsak na yung buhay ko na hindi ko na mabili yung maintenance, basta makabili lang ng pagkain ng mga anak. Okay na siguro ako nun, siguro retired na siguro, di ba? Hindi lahat ng panahon na umuulan, kumbaga. So yun, naano ko sa pagmalaki ko hanggang ngayon, na talagang kumakayod pa rin, oo, para sa pamilya. Hindi ba sa pagkayod na as in nakikilimos ka sa daanan? Hindi. Binuhay ko yung pamilya ko, mga anak ko, sa ganitong paraan. So, marangal naman na trabaho na ganito, di ba? Ang daming ganito, hindi lang naman iisa o ano, ang daming ganitong klaseng trabaho na nire-raise ang family sa ganitong paraan. So, yun, hindi rin basta-basta ang ganitong klaseng trabaho, ang pag-YouTube, kasi, 4 years dito sa social media, dito sa YouTube, talagang hindi din madali ang paggagawa ng video, ang ng content, kung content creator ka. Unlike sa mga iba na asling ginagawa lang ng joke, pero million na ang viewers, pero ikaw, heartily talk and talk ka sa personal life man, or sa ganito, sa experience mo sa life, pero ganun pa rin, hanggang doon ka lang talaga na level, no? Ang hirap kasi, ang iba, naging joke-joke lang, pero million ang views, millions ang kita. Pero yung iba, meron talagang ganun, di ba? Hindi pantay-pantay ang buhay na ibibigay sa itaas. Oo, kasi kung pantay-pantay man ang buhay, wala nang hihirapan, puro mayaman, naku, hindi maganda din siguro yun, no? Kaya siguro, sa dami-dami nating tao, kung financially nagkulang man ako, ganito lang ang pamaraan na pamumuhay ko, siguro may mas tao pang nahihirapan sa akin. And be thankful of it na ganito binigay sa akin ng taas. Ganito binigay sa akin ni God na klaseng trabaho para sa pamilya ko. Siguro,
binigay niya sa akin to dahil andito ako sa lugar na hindi pwede mag ano yung mga babae sa labas, sa bukid dito, pero sa city pwede magtrabaho yung mga babae doon as a sales lady. So ngayon nakikita ko sa mall, minsan napadaan kami sa mall, nakapasok ako, so may mga sales lady na doon na mga babae. So kuhala ka, pero sa lugar namin dito sa bukid puro lalaki. Wala pang babae dito, puro lalaki. Okay, nimo. Say hi sa kanila. Ito yung isa sa aking ano, produktong pinagyayaw-yawan. Bunga ng aking pinagyayaw-yawan. Ang aking anak na isa babae. Okay, nimo. Okay, see you. So yun guys, ang asawa ko is mabait, sobrang mabait. Sobra. Bilib ako dahil walang bisyo, ganyan. Nire-respeto namin ang bawat isa, nire-respeto ko yung kultura niya, at nire-respeto din niya yung kultura ko. So, ganun lang. Bigayan lang talaga. So, ngayon, sa mga nagsabi na bumalik lang ako dito para sa kurog-kurog, wala na yung ganyan. Oh, minsan na lang. Minsan na lang, ano ba yung sabi na ano? Minsan na lang ng minsan? Kasi, may sakit na eh. Hindi naman, yung ano ko, yung joke-joke ko sa mga ganun, hanggang joke-joke lang, yung tawa lang yun. Pero, in personal life, wala eh. Ano na lang, minsan na talaga, minsan na lang sa madalang na minsan. Kasi may mga sakit na, may mga maintenance na. Apektado ang lahat ng ano, lahat ng katawan. Lalo na kay Elias na talagang basta apektado lahat sa kanya, sa kanyang buong party na katawan niya, apektado. Kung ako, diabetic, sabihin natin lahat mahina na sa ganyang bagay. Yes, totoo, I admit na talagang mahina na sa ganyang bagay. Pero sa sakit ni Elias na heart patient, talagang na-hospital siya ng 1 month sa hospital, naapektuhan lahat ng bagay niya sa buong katawan niya. Mahirap magsalita kasi parang ano na, parang malaswa na sa iba. Talagang naapektuhan ang lahat ng bagay. Hindi, wala na sa amin yung kurug-kurug. Bumalik ka na sana dahil sa kurug-kurug. Wala yun. Wala na yun. Sana wala na ako makita na ano sa comments na dahil sa ganyan. Dahil wala na yan. Minsan na lang yan sa amin yung ano namin, yung labing-labing namin, Elias. Siguro sa 1 month, merong mga 3, 4, ganyan. So weekly talaga, may isa ganyan. Pero yung katulad dati talaga ng kabataan pa na talagang merong merienda, merong midnight snack, almusal, tanghalian, ganyan. Meron sa kalakasan pa ng panahon ng mga bata pa, mainit talaga. Meron, pero ngayon iba na. Sabihin ko talaga ang totoo sa inyo, iba na, wala na yung ano. Yung sinasabi ko talaga na kurug-kurug schedule time, joke lang yan sa inyo. Hindi yun totoo. Kasi talagang si Elias, kung sasabihin ko lang dito sa video, sasabihin niyo ako na ay ang laswa ni Rosana. Sabihin ko na nga lang talaga, kasi mayroon magpo-comment sa ganyan, may magme-message sa akin. Si Elias is apektado lahat ng bagay. So, yun, alam nyo na yun. Pagdating sa kurukuro, alam nyo na. Naintindihan nyo na sa may mga asawa siguro. Mahirap pagsalita kasi baka sabihin ako ang bastos ni Rosana, may manunood ng mga ano, ng mga bata. Alam nyo na yun, basta alam nyo na. Kurukuro, for the joke only, as a Bisaya term only, Bisaya, kasi Bisaya ako eh. So this is it our videos guys, salamat, thank you sa pagpapanood, sa no skipping ads, thank you, talagang nadala ako sa heart ko ngayon, talagang real talk, tagang talk by talk talaga, shout out sa pamangkin ni Elias, anak sa pamangkin ni Elias, oh. Ingla ng tatay nito, abroad, nyayamanin. So, bye guys! Thank you for watching. Subscribe our YouTube channel. Rosana Elias! Bye!